Hi Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, welcome po sa ating channel. At ito yung weekly kabay tarot reading for May 27 to June 2, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirit Sky, magaganap po for this week, May 27 to June to 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. I need 3 cards po. Spirit Sky, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 27 to June 2, 2024. I need 2 cards po. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 27 to June 2, 2024. May nakita ko dito na may parating na pera sa inyo. Expected niyo po ito, pwedeng check ito. At may nakita ko ditong may darating na news. Pwedeng sulat ito ha. Mensahe, information. At may nakita ko ditong new beginning sa inyong buhay. May nakita rin ako isang bata dito na humihingi ng attention sa inyo. It might be this is your inner child or basta bata po, pwedeng literal na bata na humihingi ng attention sa inyo, or pwedeng may concern kayo sa isang tao na immature. And love is blooming. For this week, love is blooming. May nakita kong emotions dito. Affection, attraction. Yes. And ang mensahe dito, you are getting better. Be compassionate and kind to yourself as you heal your heart. Wow. So this is healing process. And true intention, stay authentic and aligned, trusting your inner wisdom to guide you towards genuine fulfillment. So, ayun. Ano pang Spirit's Guide? Ano pang energy ni Cancer, Pisces, sa Scorpio? Ngayong May 27 to June 2, 2024. So, kunin ko to. And the clarification of this card po.
By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, nice kong ipaalam sa inyo ha, na-upload na po yung ano nyo, Monday Gabay Tarot Reading for June 2024. So, check nyo po. Okay? At sa mga suki ko dito, marami akong suki dito na Cancer, Pisces, and Scorpio. And nais ko ipaalam sa inyo na open na po yung June 2024 Monthly Gabay Tarot Reading nyo po. So PM nyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gusto magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba nyan may May 27 to June 2 na nakasulat. Tapos sa baba pa nyan may nakapost na link. I-click nyo po yung link at i-message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming maraming salamat po. May nalaman kayong katotohanan, clarity, yung may nalaman kayong katotohanan sa isang tao tapos hindi kayo makapaniwala. Nire-refuse nyo na hindi, babait siya sa akin, hindi siya maluloko, ganun. Nakikita ko dito. Pwede din in-ignore mo kasi ayaw mo ng gulo. In-ignore mo kasi ayaw mo magkaroon ng problema. Pwede din na may dahilan. May dahilan talaga. At yes, may nakita kong pag mapanilang na tao dito or pagtatraitor. May nalaman kayong clarity, katotohanan. Yung may pagkakamali. Ganun. May consciousness na. And nalaman mo na ang katotohanan. Pwede din na may naulit na problema na nagdulot ng trauma sa'yo. Ayaw mong alamin kung bakit ito naulit. So, ang sabi ng card nyo dito, bigyan ng atensyon. Hanapan po ng solusyon. Bigyan ng solusyon. Okay? Tapos, ano ito? Okay. Nagkaroon ng disharmony dito. Hindi pagkakaisa. Pwede din na burn out kayo kasi busy kayo sa week na ito. Kasi nakita ko dito burn out. Anong tawag nito? Overworking. Pwede din na hindi nagbigay ng halaga yung tao sa iyo. Hindi niya pinansin yung binigay mong kabutihan. Some of you dito na burn out na. Kung sa relasyon man ito, napuno ka na. Gusto mo nang iwan. Pero sabi dito na may pag-asa naman. Sabi ng card dito, mag-ipag-asa na maging maayos. It's never too late to begin again. Kasi may new beginning dito, right? And kung sa trabaho man ito, gusto mo nang mag-resign. O iwan mo yung mga ginagawa mo dyan. Pwede ang negosyo. Naging may nararamdaman kang feeling uneasy. Nawalan kayo ng gana sa isang tao, sa isang sitwasyon nyo ngayon, sa isang sitwasyon. Nawalan ng gana. Nawalan ng, yung kawalan ng ambisyon. Kasi sa sobrang, pwede sa sobrang daming iniisip, sa sobrang dami ng trabaho, yung kanina, overworking. Kasi puro movement eh, puro movement. May hard worker kong nakita tapos na-over. So sobra, meaning nakakasama na yan sa inyo. So nakikita ko yung pagod mo dito. Pagod kayo na parang hindi kayo gumagawa ng solusyon. Kasi nawalan kayo ng gana sa sobrang pagod. Pagod sa pag-iisip, pagod sa mga ginagawa nyo. Pero I think this is I think this is overworking. Pagod kayo. Wino-work out yung relasyon, pero hindi niya binigyan ng halaga. So, napagod kayo. Spirit's Guide for Year and Money po ni Cancer, Pisces, Scorpio ngayong May 27 to June 2, 2024.
And a clarification po. Okay. Ano ito? Okay. Hindi kasi yung late kasi. Cancer, Pisces, and Scorpio. May nakita ko ditong strong personality. Parang maldita, maldito, suplata, suplato. Oo, sa career and money nyo to ha. Maaaring kasamahan nyo ito. Pwede yung boss nyo, amo. Basta, strong personality. Tapos may issue siya ha. May issue siya. Nakita ko dito na may issue siya. Na, kaya siya masungit. Kasi may nangyari sa kanya. May, maaaring pumasok siya sa third party situation. Pero, ano ta, hindi kayo ito. Anong tawag ito? Sa kapwa nyo. Samahan. Pwede din sa'yo. Pero mas nakikita ko dito na kapwa mo ito eh. Na sobrang maldita. Sobrang masungit. Pwedeng babae ito, lalaki pa. Oh. Kaya siya masungit kasi ano, strong personality kasi may problema siya sa kanyang buhay pag-ibig. Pwede din na yes. 'Di ba may sabi ako dito na may strong personality na tao na nagbigay ka ng adjustment. Oh, pwede din nagbigay ka ng boundary. Kasi ayaw niyo nang masaktan. Guarded ka, ayaw mo nang masaktan. Kaya pwedeng naging wiser kayo ngayon. Nakita ko talaga may criticism na naganap. Tapos nagkaroon ng defensiveness. At nakikita ko dito na yung may na-follow na traditional career path, may nagkaroon ng traditional career path or moving up the ladder of success. May ilan sa inyo dito decided na bumalik aral, pwede mag-seminar, pwede mag-self-study. May iniisip kayo dito. Pwedeng, ano to ha, sa anak nyo. Pwedeng sa inyo rin. Ganon. Now, this is also means na you're going back to school or may someone is close to you na going back to school or nag-study po ng bagong kaalaman. Basta may nakita ko dito, board exam, masteral. Basta po nagkakaroon ng traditional career path. Or moving up the ladder of success. Pwede din, ano, nag-take kayo ng seminar or nag-aral kayo ng skills para magkaroon ng promotion. Magkaroon ng maglipat kayo kasi magkaroon ng career change. But usually, nagkaroon ng self-study dito. Kasi mag-take kayo ng exam. Yes. And may ni-remind ang card nyo dito na huwag po daw palaging masyadong mabait. Kasi nakita ko dito na inaabuso ka. Kaya strong personality itong taong ito. Kasi nakita niya mabait kayo. Inaabuso niya eh. Basta po may nasunod ang iyong desisyon. May ganap, pwedeng gumasta ka para magkaroon mo ng pamamanhikan or kasal, pwede din. Okay? Some of you, nakita ko rin dito na you are earning money as a teacher. Yes. Basta naman, you're showing your kindness to everyone. Naka-receive ka ng divine wisdom. May ano ngayon, sa week na ito, may concern regarding sa education. Or sa teaching, natuturo. Okay? Yun. Sp-
Spirit Sky. Love Life, Self Love, Partnership, and Romance si Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong May 27 to June to 2024. Kaya pala may lumabas dito na be compassionate and kind to yourself as you heal your heart. You're getting better. Okay. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, may nakita ko ditong awakening, realization, pag-accept. Pwede na-accept mo na yung mga nangyari. Pwede din. Karoon ng self-assessment, atonement, and okay. Ang sabi pa ng card dito, para sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, accept your mistakes. Accept your mistakes as well sa partner niyo po. So you can successfully let the past go. Magkaroon ng seek forgiveness also. And para sa lahat to ha, maaring may magpakita sa iyo for this week o may balak dito na bumalik sa past love niyo po para humingi ng tawad sa iyo at magput ng closure. So this person is seeking for closure. And ang sabi ng card niyo dito na so seek forgiveness in order to move on. And ayun. May parating na paghahatol. Or yun yung sabi ko kanina sa inyo na may magsasorry sa inyo. This is also means accept and release your past so you are able to enjoy the next phase of your life. So surrender, accept, release nyo, and forgive. Forgive yourself. Don't forget to forgive yourself. And ayun. So this card tells you na okay. Kailangan yung tanggapin yung pagkakamali nyo. Forgive yourself. Okay? Ano pa? Kasi parang na-stuck kayo sa inyong isipan. Last week pa to eh. Na-stuck kayo sa inyong isipan na hindi kayo makagalaw, napipikitan kayo. Yan. So, kasi you're feeling trapped or nagkaroon ng restriction. Yung gusto mong umalis pero ayaw mo. Gusto mong pakawalan pero ayaw mo. Some of you, mga ayaw mo sa mga single dito, ayaw nyo makipagrelasyon. Dahil sa hindi ka pa nakamove on sa past love nyo po. And parang you're feeling stuck sa nakaraan. So, yun. Ang sabi ng dalawang card dito, lang, kailangan pakawalan nyo yung sarili nyo. Kayo po mismo ang makawala dyan. Willingness. So, allow yourself to experience love again. Deserve nyong mahalin po. So, mag-start ito para sa inyo. Love yourself more. Okay? Ano pa? So, this card ask you to change something para ikaw ay makawala at makahinga. Step forward towards to your goal. Kailangan magtiwala sa inyong sarili. Maging mapagpasensya. Kailangan ng pasensya at tsaka. Magkagawa mo ito. Pakawalan yung sarili niyo, okay? Forgive yourself. Surrender na. Surrender. And let, surrender your worries to God and ask kayo ng divine assistance. Okay? So, tingnan natin kung may repeating number. This is 8. Okay. Meron pa?
spiritual meaning of 8-8. May magkaganap na abundance and prosperity. Wow. This is ang 8-8 kasi, 2-8, associated with abundance, success, and the manifestation of wealth. Ang ganda. Ano pa? So, ayun. This is balance. Nagkaroon ng new beginning. This is good karma. Okay? So, that is your reading. Cancer, Pisces, and Scorpio. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.